Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. Okay, so ito guys, gawan po natin ng reaction. Sa nilagay ko nga po dyan sa thumbnail, Ate Melissa may malaking problema. At ang bahay niya ay iniwan na nga ba? Itong Marites natin guys ay hindi po ito sikanhan information. Ika nga, nanggaling sa kanya mismo. Okay, hindi ito na Marites na nanggaling sa isang Marites. Kundi nag-usap kami guys, nag-chat kami dahil inad nga ako sa Facebook. At siyempre na nakumusta ko, no? Dahil siyempre isa po yan sa tinulungan din ng kuos yung kanyang pabahay at may nag-PM po kasi sa atin na yung bahay daw niya ay iniwan niya. So tamang-tama naman nag-message sa akin na kumusta. Kaya yun, natanong ko nang natanong kung kumusta na siya at totoo bang yun, iniwan nga yung bahay niya. Okay? So alam ko po na may problema siya sa napanood po natin sa mga vlogs ni Binti Boy at saka kay Olives TV at kung sino pa yung nag-vlog din sa kanya, no? Pero hindi ko akalain guys na medyo malalim pala yung problema niya. Okay? So, sa nakwentuhan niya guys, no, sa napanood naman natin sa mga vlogs, kahit sa vlogs ni Kuya Bal, May 17 ay kinuha po ng lula, lula nila, no, yung mga anak niya, yung dalawang lalaki, yung kambal, kinuha po ng lula. Okay? So, nakwento po yan ni Ate Melissa at napanood po natin sa mga vlogs, okay? At ang ginawa po ni Ate Melissa, ayaw naman po niya magkahiwalay yung mga anak niya, anak niya kay Jerry. So, ang ginawa niya, hinatid na din niya yung dalawang babae. Ang akala ko, tatlo lang yung anak niya kay Jerry, apat pala, no? So, hinatid na din po niya yung dalawang babae kasi para naman buo sila doon sa side ni Jerry. So, ginawa po niya yun noong October 23. Ngayon, ang isa niyang anak, no, si Monica, nandoon daw sa kapatid niya. Okay? So, si Jamil na kay Kalinga Prab naman. Okay? So, wala na ikang anak na kasama siya. Yung mga anak niya, nandoon na kay Jerry yung apat, yung isa naman nasa kapatid niya. Ngayon, natanong ko siya guys, bakit naman ganun ang ginawa niya? Bakit niya pinagbibigay na yung mga anak niya doon sa side ni Jerry? At si Monica doon sa kapatid niya, ano bang problema niya? Ang sabi po niya guys, sobrang hirap daw po yung kanilang pinagdaanan dahil pinagbantaan daw po sila nung kanilang kapitbahay. Ika nga, may nainggit o may nakaaway ito o may taong galit sa kanila, ika nga. At dumating sa punto na pinagbantaan na sila, na gusto yata silang papatayin. Sabi po niya, parang gusto silang patayin itong kapitbahay nila. So kung actually guys, no, kung totoo man yun na may gano'n na kapitbahay sa kanya, na gusto na silang patayin o may mga grave threat, ika nga, actually pwedeng ilakad ni Ate Melissa yung barangay protection order. Okay? At kung totoo talaga, no, after 15 days, kasi ang barangay protection order po kasi guys, no, alam po natin, 15 days lang po yan, nag-expire po yan. Ngayon, pwedeng i-extend, pero pwede din po yung iangat sa korte para po yung barangay protection order magiging temporary protection order o TPO o yung tinatawag nila dati na temporary restraining order. So ngayon, tinatawag nilang temporary protection order. Ang temporary protection order naman, pagkaalam po natin guys, 1 month lang din po yun. Pero bago matapos ang 1 month, magkoconduct po sila ng hearing uli, no? At i-determine po ng korte kung talagang kailangan ba itong gawing permanent. Kung may threat talaga, pwede pong gawing permanent. Now, gaano mang kahaba, gaano mang katagal, yung permanent protection order na yon nasa korte po. Sila ang magde-decide. Pero dapat, yun ang ginawa ni Ate Melissa. Kung talagang may pananakot na nangyari sa lugar nila. Kasi kawawa naman na ang ganda-ganda ng bahay niya, hindi niya tuloy ma-enjoy, no? Hindi niya pwedeng uwian. Dahil nga sa takot niya na baka mamaya may mangyari sa kanila. So hindi rin naman natin siya masisisi kung may nananakot nga naman sa kanila. Ngayon ang tanong guys, paano na ngayon ang bahay niya? Sa nakwento po niya sa akin, May 26 daw siya umalis. So May 26 hanggang ngayon, mga ano na po yan guys, mga 10 buwan. Okay? At nung umalis siya guys, nung May 26, 2022, hating gabi pa. O almost, no, 10:45. So mga halos 11 ng gabi. So ibig sabihin, ganun siya katakot, no, na
na makita ng mga kapitbahay niya na umalis siya kung saan papunta ito. So parang masyado siyang na-terrified talaga o na-traumatized talaga sa mga pananakot sa kanya. Okay? To the point na lahat na lang ng mga kilos niya talagang takot na takot siya. So yun, matagal-tagal na din na umalis siya doon sa bahay niya at natanong ko nga din, ano bang plano niya? Babalik pa ba siya doon sa bahay niya? Ito ngayon ang malungkot, guys, kasi sabi nga niya, wala na po siyang balak bumalik doon sa bahay niya. Okay? So nakakalungkot naman dahil nga ang bahay niya, no, pinagawa po ng Team Kalingap yun, no, pinagawa po yun ni Kuya Val. Mahal din po yung bahay niya, mga 300 plus yata yun. At Kuos din po ang sponsor noon. Pagkaalam ko, no, sa malala ko, ang sponsorship po ng Kuos doon, mga nasa 100,000 yata, kung hindi po ako nagkamali. Sayang naman na ang ganda-ganda ng bahay niya, no, nakikita po natin, dalawang story po yun, pagkatapos ay hindi po niya mapakinabangan. Okay? Dahil lang sa natakot siya na may mangyari sa pamilya niya kung hindi sila aalis doon sa lugar nila. Okay? Ngayon, nakwento din niya sa akin o natanong ko sa kanya kung saan na siya nakatira ngayon. Although may idea na ako dahil sa mga na-PM din sa akin na nakatira na daw ito, dyan lang po malapit sa palengke. Okay? So, magkano ba ang renta niya doon? Sa nakwento po niya sa akin, guys, 250 yung isang room. Yun lang po ang renta niya doon. So, hindi naman kamahalan. Ngayon, ang tanong, no, sa mga nagtatanong, may kasama na ba si Ate Melissa doon? Okay? So, ang sabi po niya, solo lang po siya doon. Ayun. So, wala po siyang kasama, wala siyang kalibin, kundi solo pa rin si Ate Melissa doon na ika nga nagsusumikap, no? Doon siya nagrenta para nga malapit sa palengke. Dahil alam po natin, guys, hating gabi po ito namimili, no? Kaysa naman sa malayo at biyahe pa bago makarating doon sa palengke. Pagkatapos, kung uwi ka naman, minsan siguro kung uwi siya ng hating gabi, kung may mga tangka nga naman sa buhay mo, may mga threat sa'yo, na gusto kang patayin, gusto kang saktan, so mahirap din po yun. Kaya di rin siguro natin mablame kung nag-decide si Ate Melissa na magrinta na lang kaysa babalik pa doon sa bahay na meron siya na maganda sana, malaki, at comfortably doon. Mas pinili po niya na mangupahan na lang po dito sa malapit sa palengke. At least, meron siyang katahimikan, ika nga. So, kawawa po, no, ang sitwasyon ni Ate Melissa. Ang tanong, dahil nga ayaw na niyang balikan itong bahay niya, ito ba'y dapat bang bawiin na ng Kalingap? So, yun ngayon ang malaking tanong po dyan, guys. So, siyempre, nakay Kuya Val po dyan, no, kasi nabanggit naman po nila kung ang isang pabahay, hindi na ito babalikan ng may-ari, o yung kung kanino nga ito inaward, ay siyempre babawiin po yan ng Team Kalingap, no? Baka mamaya maibenta. Pero guys, dito, nabanggit po ni Kuya Val na yung magulang po ni Ate Melissa ay pagawan po niya ng bahay. Ika nga, nakapila na po, no, sa papagawan ng ng pabahay. Okay? Nabanggit po niya sa amin yan, kahit sa PM po niya sa amin ni Sir July, na ito nga, no, itong magulang ni Ate Melissa ay nakalinya na po na papagawa ng pabahay. Pero kung iwanan naman ni Ate Melissa yung kanyang bahay, eh siguro, na kay Kuya Val, kaysa pagawan pa ng panibagong bahay itong another house itong magulang ni Ate Melissa, eh baka itong bahay ni Ate Melissa mismo, di pwedeng sila na doon. Kaysa naman, eh nakatiwangwang lang po yung bahay, masisira lang na walang nakatira. Dahil sa punto po talaga ng pananalita ni Ate Melissa, ay wala na po siyang balak na tumira doon sa bahay niya dahil sa takot. At ito guys, kung hindi na talaga siya babalik dyan dahil nga sa sobrang takot niya na baka mamaya may mangyari sa pamilya niya dahil nga pinagbantaan sila kung ano-ano man yung mga threat, no, ng kapitbahay nila, ay siguro baka hindi talaga ito babalik na sa bahay niya. Okay? Hanggang hindi siguro siya nagkaroon ng barangay protection order o sabihin nating permanent protection order, hindi po siya kampante na babalik sa lugar dyan. Okay? So, yun po ang nakakaawa po dahil nasasayang po talaga yung bahay niya. Sayang, no? Isipin mo, ang laki-laki ng bahay mo, magtsatsaga ka doon sa maliit na tinitirhan mo. Yung nga lang, kung may peace of mind ka naman doon, mas pipiliin mo yun. Kasi nakikita natin siya ngayon, guys, dahil nga nagkaroon siya ng peace of mind dito sa tinitirhan niya, wala nang threat sa kanya, tahimik ang buhay niya, blooming po siya ngayon. Nakikita po natin, yung itsura niya,
medyo ano, gumaganda pa nga siya eh. Okay? Makita natin sa picture. Kaya ang sabi nga ng iba, mukhang may boyfriend na ito si Ate Melissa kasi blooming, no? Totoo yan. Ang tao kasi, pagka meron kang peace of mind, nakakatulog ka ng mahimbing, eh talagang ano, magbo-blooming ka talaga. Okay? Kaysa naman na okay, maganda nga yung bahay mo, pero hindi ka naman nakakatulog ng mahimbing dahil nag-iisip ka. At dahil nga sa mga pag-iisip na yun, guys, doon nga nagka-problema si Ate Melissa. Okay, pero ngayon, wala tayong narinig na may problema siya sa ano, yung iniisip niya dati. Okay, so mukhang nag-okay siya. Eh, dahil nga siguro, wala na siyang iniisip na ano, wala na siyang anxiety, ika nga. O kung ano-anong iniisip na baka mamaya may mangyari sa kanila. So, yun po guys ang reaction natin dyan nga po sa binalita po sa atin ni Ate Melissa mismo. Na sayang, no? Sayang yung kanyang bahay kung hindi niya matirhan. At sana matulungan din ito ni Kuya Val o ni Kalinga Prab o ni Binti Boy, no? O kung sino man yung mga vloggers na available dyan na pwede rin talagang ano, matulungan nga si Ate Melissa dito sa kanyang problema. Okay? Na kailangan talaga niyang kung gusto nating tumira siya uli dyan sa bahay niya, ay kailangan talagang meron siyang maging panatag siya, ika nga. At maging panatag lang ito, guys, kung lahat ng nabanggit ko kanina, BPO, TPO, lahat ng mga protection orders ay meron siya. Dahil doon lang po siya maging kampante. Okay. So, yun lang po, guys, ang reaction natin. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay ng mga videos po namin. Pag-comments, pag-likes, at pag-share. At lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads, ay maraming salamat. Sa mga bago lang po ng aking munting channel, huwag po natin kalimutan na i-subscribe yung ating munting channel, guys. At pakisuportahan na din po ang aming ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Ate na Vlogs. At bago ko po i-end itong video na to, meron lang akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat, guys. Ingat po tayo kung saan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.